Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ako po ito si Vincent Tabige at magbabalita po ulit sa inyo ngayong hapong to. So bago natin pag-usapan yung topic natin ngayon, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell para lagi kang updated mga kababayan. So yung pag-uusapan nga natin ngayon mga kababayan ay ito nga pong ipinasa ng House Committee nitong Martes lamang mga kababayan. Ito nga pong school no ng Batac, Ilocos Norte. Ito voting 7-1 the House Committee on Higher and Technical Education approved on Tuesday the bill remaining MMSU after the late father of President Bongbong Marcos. Ayan. Sabi ni Ronald Siongson Siongko ng JDM, ng Global Daily Mirror mga kababayan. So ito, nagpatutsada agad itong si Representative Raul Manuel. Ito yung sabi niya mga kababayan. Ferdinand E. Marcos State University, okay bang pakinggan na ganito ang pangalan ng isang state university? Funded by the Filipino people? Tapos sabi niya pa, no to historical denialism and distortion. Grabe, di ba mga kababayan? Kala mo, pinanganak na siya noon nung nabuhay si nung buhay pa si FEM mga kababayan. Makasabi siya ng ano, distortion mga kababayan. Tingnan niyo, research tayo dito kay Raul. Ito yung research natin sa kanya. Raul Daniel Abilliar Manuel, born August 30, 1994. Ayan. Is a Filipino yacht activist. Activist pala to mga kababayan. Kaya pala ayaw niya no, na mapalitan ang pangalan. Yung MMSU. Ano ba ang pinagkaiba? Mag-ama naman yun. Pinalit lang naman. Ayan, di ba? Tapos sabi pa dito, Representative for Kabataan Party List. Ayan. Representative pala ito ng Kabataan Party List mga kababayan. He is currently the National President of Kabataan Party List. Previously serving as the President of the National Union of Students of the Philippines. He is a member of the Philippine House of Representatives for the 19th Congress, mga kababayan. Ayan, di ba? Hindi mo sukat akalain, mga kababayan, na ipinanganak siya noong 1994, pero makasabi siya ng no historical denialism and distortion. Nabilog nito ang ano mga kababayan, ang ulo nito ng mga dilawan, no? Kaya nagkaganito itong batang to. Bata pala ito, mas matanda pa ako dito mga kababayan, dito sa taong to. Ayan. Ano masasabi nyo dito? Eh ano bang hinihimutok niya ay mag-ama naman yon si FEM tsaka si Don Mariano. Ayan ha, i-search natin mga kababayan. I-search natin Don Mariano. Don Mariano Marcos. Ayan o. Wikipedia. Ayan, Mariano Marcos Y. Rubio, Spanish pronunciation. Ayan, dito na tayo. April 21, 1897 to March 8, 1945. Was a lawyer, educator, and politician from Batac, Ilocos Norte, Philippines. Ayan. A congressman from 1925 to 1931. He is best known for being the father of Ferdinand Marcos. Diba? Mag-ama mga kababayan. Who was president
of the Philippines from 1965 to 1986 and the grandfather of current Philippine President Bongbong Marcos. Diba mga kababayan? Mag-ama, ano bang hinihimutok nito? Ayaw niya daw ng noto historical denialism and distortion. Bakit? Naranasan niya ba noon, mga kababayan, yung distortion? Sabi itong batang to, 1994 pinanganak, mga kababayan. Diba? At sabi pa dito, mga kababayan, yung mga comment, no? Basahin natin. Ayan, same guest with NAIA, that effort was funded by the Filipino people, pero binago at pinalitan nila. O, diba? Nung naupo ba yung mga Aquino, pinalitan ng NAIA yung Manila International Airport, di naman nagreklamo yung mga tao nung nakaupo sila, di ba? Ayan, sabi pa dito, PS, binaril lang si Ninoy sa airport, naging hero na. Oo nga, binaril lang, naging hero na, tapos pinalitan pa ang pangalan, mga kababayan. Naging pangulo si Cory, and she had all the means para malaman kung sino ang mastermind sa assassination ng asawa niya. Naging pangulo din ang anak niya. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin matukoy kung sino talaga? Tapos ginawang hero. Eh di wow. Oo nga mga kambayan, dalawang pangulo na, 'di ba? Pero hindi malaman kung sino yung pumatay sa tatay nila, 'di ba? Ayan, basta inano siya dito, binash din siya dito, pero may mga ilang mga comment na pumapanig din sa kanya. Siguro mga dilawan din itong mga kababayan. Diba, marami pang ano dito, si Daily Mirror. Ito. Ayan, with a 7-1 vote, the House Committee on Higher and Technical Education approved on Tuesday, August 16, the bill allowing to rename Mariano Marcos State University, MMSU, to Ferdinand E. Marcos State University and Batac, Ilocos Norte, mga kababayan. Pero hindi pa natin naman alam mga kababayan, kasi ang pangulo pa rin ang magdidesisyon nito kung ibibito niya ito, no? Siya pa rin naman ang magdi-decide nito mga kababayan nitong balita ng ano ito. Tapos kanina mga kababayan, no? Kanina ay dinalaw ng ating pangulo ang SM Manila dahil nga po sa isinigawang pinaslakas vaccination, no? Ito, nagpabakuna na din ng booster shot ang ating pangulo mga kababayan kanina. Kanina naka-live tayo. Ayan. So, di ba guys, nagkukumahog itong mga dilawan na ito. Kumahog sila ng kumahog, no? Ano bang ginagawa sa kanila? Mag-ama naman yun. Magtatay. Itong mga kabataan na ito,
Ito rin si Ogie Diaz, mga kababayan, no? Pag-usapan natin yan sa sunod. Ito, ayun, nabasa ito. House panel approves bill renaming MMSU into Ferdinand E. Marcos State University. Yan, mga comment kasi dito. Ayan. Sabi dito ni Sir Boyet, mga kupal lang ang ayaw dyan. Ayan, high blood na naman ang mga dilawan nito. Totoo. High blood na naman, mga kababayan. Ano, kayo lang yung pwedeng pumalit? Yung mga loyalista, hindi na pwede, kayo lang? Di ba? BBM has to veto this bill for out delicadeza. He would just wait for the next president to do so if he and she wishes to. Ayan, sabi ni Dudo Bisabella Ignacio. Ayan, unity lang ang sagot sa lahat. Ano ulam nyo? Diba ito? Dilawan to, mga kababayan. Ayan, dilawan yan. Gusto kasi niya, gusto niya ng mga yan, yung ano tawag dyan? Yung ipapangalan, Ninoy Aquino, tsaka Juma Season, mga kababayan. Ayan, ito na nga siya. Bravo, bravo. Before malaman ko to noon, pinasok ko na dalaga ko dito. Ayan, FEMSU. Ayan, sabi pa dito ni Ariber Sib, sa unti-unti pagkawala ng mga yellow historians, FEM will find his rightful place in history. Totoo, mga kababayan. Yung mga itinuro sa atin dati, no? Na kasinungalingan, ngayon lumabas na ang katotohanan, mga kababayan. Diba? Na mabubuti talaga ang mga Marcos. Mabubuti talaga. Na itong mga dilawan na ginawa nilang mga libro ay kasinungalingan pala. Diba? Tingnan nyo kung gaano kasama itong mga dilawan na ito. Tingnan nyo yung mga kaaway ni FEM. Nasaan na ngayon? Diba? Tigok na. Tegi na. Mga kababayan. Ayan, sabi pa dito, pwede naman alangan, pwede naman daw Rita Abela, Jano Gibbs, or Agot Isidro University. Ayan. Yung iba naman dito, mga kabayan, gusto yung i-rename na lang daw sa ano, Batak na lang daw kung Marcos. Eh ano to, sabi ni Romy Salvador, rename Batak to Marcos, wag na mahiya naman. Ayan, sabi daw. Ayan. Ito si Anton Del Rosario, gawing Ilocos North State University na lang daw, mga kababayan. So, samot-samong komento dito, no? Itong nangyari nga dito na ipinasa ng House Committee on Higher and Technical Education approves nung Martes, mga kababayan. So yun lang naman, mga kababayan, yung balita ko sa inyo, no? Mamaya na lang ulit, mga kababayan. Okay, so sa mga bagong panood lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mga kababayan, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Kita na lang po ulit tayo mamaya, mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye!